Hello guys, ngayong araw na to, isang refrigerator po ang ating pong gagawin. So ito pong refrigerator na ito, ay na-check up na po namin. So sira po yung kanyang thermostat. Kasi sabi ng may-ari, sumingaw daw ang preon. Dahil nangangamoy siya buong maghapon. Ngunit nang chineck up natin, hindi naman po, wala naman po siyang butas kasi sealed type po ito. Yung nakita po natin, ito po ang sira. So ayan po, nakita nyo, ito po yung thermostat. Nasunog po siya. Ayan. So thermostat at in order na po natin online at dumating na po yung parts. Kaya lang, may isa pang complaint si customer. Yung pong takip ay yung gasket po sira na. So samahan nyo ako ngayong araw na ito guys at ating pong papalitan yung gasket nitong refrigerator na ito. Ito po yung refrigerator na papalitan natin ng gasket. So makikita nyo guys, sira na po yung gasket nya. Ayan. At papalitan po natin. So kasama ngayon natin si Mr. Choi. Hello guys. Siya po ang magpapalit nito. So titingnan po natin. Babaklasin natin yung takip para mailapat natin ang gusto. So ito po yung takip ng rep natin. At tatanggalin natin itong gasket. Kung ito po, madali po kasi siyang tanggalin. Nakita natin, oh, yan. Hinihila lang, okay na. Ngayon, kung medyo matigas tanggalin, gagamit po kayo ng heat gun. Painitan po nyo, dahan-dahan lang po. Pero huwag nyo sosobrahan ng init kasi baka po maluto itong plastic. Pinainitan po ng kaunti ito ng heat gun pagka medyo mahirap pong alisin. Ito po kasi madali po siyang alisin. Kaya po, hindi na po natin ginamitan ng heat gun. Ayan. Ayan po, natatanggal na. So ngayon, lilinisin natin ito guys. Kasi pagkakataon na para malinis natin. Iskubahin natin to. Para malinis na po siya. Then babalikan po natin after po na ang malinis natin. Ayan po, at malinis na. So ikakabitan natin tong gasket na bago. Ayan, in order na po natin to from China. Itong gasket na to. Custom made po ito. Nagawa natin. Ayan. Sige, kakabit na natin to. Yan. Kaya po natin tinanggal tong pinto para makita po natin na maayos. Pero pwede rin naman po na ikakabit naman po siya nang hindi tinatanggal yung pinto. Ayan po. At sukat na sukat.
Okay na. So ikakabit po natin ito dito sa refrigerator. Gawin natin ay ipapalapat po natin. Gagamit tayo ng ito po, toto, spatula o plastic. Lumukha ng packing tape. So ayan guys, after po na may kabit natin, kung mapapansin nyo po ay hindi po siya lumalapat ng maayos. Ayan po, nakaangat po ito dahil hindi po pa po lapat itong ating gasket. So yung gasket na ito, papalapatin po natin siya para po mag-fit po siya dun sa gilid ng ref. So ayan po, nakita natin bago ang gasket, nakanganga at ayaw po dumikit. So gagawin po natin yan ng solusyon. Ayan. So ang kasunod na step na gagawin natin dito, ilalapat po natin to. Kasi una, ito po, yung gasket, hindi po lumapat. Yan po ay gagamitan natin ng ating spatula. Yan po, palalapatin natin siya gamit yung ating spatula.
Ayan. So makikita natin na kapag hinagod po natin, ayan o. Ito po nakanganga. Hagurin po natin, lumalapat po siya. Ayan. So baka po nag-aalala kayo na pagkatapos po natin 'yan at buksan uli, hindi na naman po uli siya nakalapat. So ang gagawin natin dito, guys, kailangan po So ito, nakita natin may mga hindi nakalapat eh, lalo na pag binuksan sinara, hindi nakalapat. So ito, lalapat 'yan kapag ka nainitan. Nainitan ito. Ito. Yan. Ito. Nakita mo, kung makakita ka ng ganyan, hindi nakalapat, diba? Yan. Gagamit ka ng hot air. So, painitan mo lang siya. Okay. Ayun, makita mo, lumapat. Yan lang po yung paraan para lumapat siya. Ngayon, kasi ito kasing gasket kasi ng rep, pag nainitan, ay dumidikit. Ayun. Kaya po, yun ang dahilan kung bakit umiinit itong gilid. Para po yung gasket ay lumapat. Nang gusto. Kasi pagka hindi po siya umiinit, anong nangyayari, yung gasket, itong mga gasket na to, tumitigas siya. So, nakaangat. Then, ganun din po pagka luma na yung gasket. Kaya po, ano, kailangan po na umiinit po itong gilid ng refrigerator. Yan. Yun po ang dahilan kung ba't umiinit po itong gilid. Para po yung mga gasket ay lumapat. Ibutin natin dito sa kabilang side. Dito sa kabilang side, medyo nakalapat naman po siya. Nakalapat naman dito. So, yun lang ang tatandaan natin pag may mga nakaangat, hindi nakalapat. Ito naman po kasi umiinit. Kaya ito po, pag tumagal, lalapat po ito. Yan. Kailangan po meron kayo nitong spatula. Ayan. So, makikita natin, lapat na. Yan, umiinit na po ito. Subukan natin kung okay na siya. Kasi naka-isang oras na po, natanggalin natin itong ating mga packing tape. Kung lalapat na. Ayan. Dito pa. Okay. Buksan natin. And kung meron pong mga kulubot na ganyan, nakikita natin kulubot. Painitan lang po natin ng kaunti yan. Ayan po, at medyo umunat-unat na siya. So ganyan lang po ang gasket pag magpapalit tayo. Ito kasi kailangan po ito ay nainitan talaga. Eh po, nakita nyo. Pagka ganyan, parang hindi lumalapat, di ba? Dahil since na mainit po ito, pag itinulak nyo, dumidikit po siya. Ayan. Okay na po ito. Yung ating gasket ng refrigerator. Thank you.
Ayan, at okay na po siya. So, pag nainitan nga po siya, yun, umuunat eh. Makita natin to, kanina kulubot siya, ngayon ay nabuwasan na po yung pagkakulubot niya. Yan, dapat na. Okay na. So ayan guys, hanggang dyan po muna ang ating video sa araw na ito, at sana po ay nakapag-share po ako sa inyo ng kaunting kaalaman na magagamit natin sa pang-araw-araw natin na pagre-repair. At kung naghahanap po kayo kung saan makakabili ng gasket, ito po ay nabili ko sa Lazada. At ilalagay ko po sa description box yung link para po makabili rin kayo kung gusto nyo. Ang supplier po na ito ay legit siya. So katunayan nga po, ako man ay dito rin bumibili sa supplier na ito. At nagko-customize po sila ng gasket ng rep. Kahit anong klase po na mga gasket ng refrigerator ay available po sila. Basta po, bago po kayo bumili, chat nyo po muna yung seller, and then kailangan po nila ng tamang sukat. Ipicturan nyo po yung metro. Meron naman po silang instruction kung paano po makukuha yung tamang sukat. Kasi hindi po sila nagbebenta kung ang sukat po ay hindi tama. Kaya po, bago kayo mag-purchase, ay i-chat nyo po muna yung seller. And then, kapag ka po okay na at alam na ng seller yung sukat ng gasket ng refrigerator nyo, ay pwede na po kayo mag-purchase. Murang-mura lang ito guys, at doon na lang po sa description box, tingnan nyo po sa seller kung magkano po yung gasket ng refrigerator na kailangan nyo. So pinapaalala ko lang po na yung pong gasket maker po na ito o yung pong supplier ng gasket ay hindi po sila nagdedepende sa model at saka sa brand ng refrigerator ninyo. Kundi ang seller po na ito ay manufacturer po sila ng gasket. Kailangan po nila yung tamang sukat, yung itsura po ng gasket. At kaya kailangan nyo po silang kausapin muna. Kung bibili po kayo ng gasket at magbabase po sa brand or sa model ng refrigerator, hindi po nila kayo pagbibilan. Kasi kami po, iba-ibang brand po ng mga refrigerator ang nagagawa namin. Kaya sa kanila po kami bumibili. Kasi kung bibili po tayo dun sa mga brand na ano na brand ng rep, doon tayo bibili ng gasket, medyo mataas po ang presyo. At para po sa ating mga technician na nagre-repair, mas mabuti po na makabili tayo ng mas mura and then quality para naman po kumita tayo ng kaunti. So hanggang dyan muna guys ang ating video sa araw na ito. At kung bago ka po dito sa ating channel, ay paki-hit subscribe po ang ating channel, and then paki-hit na rin po yung notification bell para po updated kayo sa mga susunod at mga bagong videos na i-upload natin. Maraming salamat po.